Wow! Ang sarap naman pala magluto ng Nanay Arlene mo, Ace. Talagang masarap magluto ng nanay ko, Tita Rani. Kaya pala maraming umu-order sa inyo ng ulam, pati sa online. Opo, Tita. At si Tatay Jaway ko naman po ang taga-deliver ng mga order na ulam sa online. Yan ang maganda! Nagtutulungan sa paghahanap buhay. Eh, Tita, bakit dito po sa amin yung naisipang mag-vlog? Eh, kasi dito ko sa inyo ikikwento ang kwentong comics natin ngayon na pinamagatang Utang. Utang? Oo, Utang. At tungkol ito sa isang babaeng mahilig mangutang na mga tindang ulam ng kanyang pinsan na kanya rin kapitbahay. Pero, hindi naman nagbabayad. Nako, excited na naman po akong makinig ang kwento na yan. O sige, ikukwento ko na. Pero bago yon, batiin muna natin ang ating mga viewers and subscribers. Magandang araw po sa inyo, mga kilim naming taga-subaybay. Ako po muli si Ranny Dayo. Ako naman po si Arjel Padallan. Magandang araw po sa inyong lahat. At kami ang tandem ng Kuwentong Comics Vlog. Ace, sisimulan ko na ang kwento. Okay po, Tita. Minsan, may isang biyudang nanay na mahilig mangutang ng mga panindang ulam ng kanyang pinsan. Hi, pinsan Badong! O, Insan, huwag mong sabihin mangutang ka na naman ng ulam. Oo, Insan Badong. Wala kasi akong tanggap na labada ngayon eh. Sige na, ilista mo na lang ulit. Eh, Pai. Ang haba na ng ista ng utang mo sa akin, no? Sige na, Badong. Magpinsan naman tayo, eh. At saka, babayaran din kita pag nakaluwag ako. Sige na nga. Kung hindi lang kita pinsan at hindi ako naaawa kayo, hindi na kita papautangin, eh. Ayan. Ang bait talaga ng pinsan ko. Salamat, Badong. Bola ka pa. Kulang na kulang kasi ang kinikita niya sa paglalabada para sa kanya at sa kanyang dalawang anak na maliliit pa. Kaya't napipilitan siyang mangutang. Araw-araw po ba siya nangungutang, Tita? Hindi naman, pero halos araw-araw kahit hindi pa siya nakakabayad ng utang. Ganun po ba? Itigoy niyo na po yung kwento. Heto na nga, at kahit hindi pa siya nakakabayad, ay utang pa rin siya ng utang ng mga patindang ulam sa kanyang pinsan. At syempre, nakiusap na naman siya sa kanyang pinsan na wala silang kakaining mag-iina dahil wala siyang tanggap na labada. Ganon pa man, ay sadyang mabait ang kanyang pinsan dahil kahit mahaba na ang listahan ng kanyang utang, ay pinapautang pa rin siya nito. At gaya ng dati, ay nangako na naman siya na babayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang sa oras na siya ay makaluwag. At iyon ang pinanghahawakan ng kanyang mabait na pinsan. Mabait naman po ng pinsan niya. Tapos po, ano po nangyari? Hanggang isang araw ay nagtaka ang nagtitinda ng ulam dahil hindi na nagpapakita si Pepe sa kanya at hindi na rin nangungutang ng ulam na labis niyang ipinagtaka. Kaya naisipan niyang bisitahin si Pepe sa kanyang bahay. Pero sarado ang bahay nito ng kanyang puntahan. Kaya naglaro sa isip niya na baka pinagtataguan siya ni Pepe. Hanggang isang araw ay nagulat ang pinsan ni Pepe. Ay, Insan Badong, nandito na ako para magbayad ng mga utang ko sa'yo. Ha? Para ba nangyari sa'yo? Pati hindi lang nagpakita sa akin. Basta, eto na ang bayad ko sa'yo. Ha? Ang daming pera nito ah. Labis-labis ito sa mga utang mo sa'kin. Balato ko na sa'yo, Insan, ang labis dyan. Bagato? Bakit? Eh kasi, nanalo ako sa raffle. Ako ang nagwagi ng first prize sa raffle at 1,000,000 piso ang napanalunan ko. Wow! Ang swerte mo naman, Pepay!
Sinabi mo pa at hindi na ako mangungutang sa'yo dahil magtatayo na ako ng sarili kong sari-sari store sa bahay. Ikaw na ang mangungutang sa'kin ngayon. Talaga, Pepay? Ako, masaya ako para sa'yo. At saka ako sa bagato mo, ha? Walang anuman yun, Insan Badong. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa'yo dahil kahit ang dami-dami ko ng utang sa'yo, pinapautang mo pa rin ako. At hindi mo ako natitiis, Badong. Nananaig pa rin sa'yo ang pagiging magpinsan natin. Salamat sa'yo, Badong, ha? Salamat din, Tepay. At kung lahat sa biyayang nakamit mo. At doon nagtatapos ang ating kwento ngayon. O Ace, anong aral ang napulot mo sa ating kwento ngayon? Ang pagtanaw po ng utang na loob, tita. At ang kasabihang, ang utang ay utang at dapat bayaran. Tama ka, Ace. At isama na rin natin ang nakasulat sa Bible na pakainin na nagugutom at painumin ang nauuhaw. Tama po, tita. O Ace, magpaalam na tayo sa kanila. Sige po, tita Rani. Sana po ay naibigan nyo ang aming tampok na kwentong comics ngayon. Muli, ako po si Ranny Dayo, ang inyong host. Ako naman po si Arjel Padallan, ang inyong cameraman. Kita-kits po ulit tayo sa aming susunod na Kuwentong Comics Vlog. At huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, and subscribe. Paalam! God bless us all!